Mapayapang araw mga ka-Peace viewers. Mapayapang araw, PJ. Mapayapang araw din po, Miss Manal. And assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga ka-Peace viewers at home, aking galak at saya dahil ngayong araw ay sisimula na ang pinakaunang episode ng pinakabanibagong programa ng Ministry of Public Order and Safety. Ito ang Imposing Peace. In line with the celebration of National Peace Consciousness Month, ang Imposing Peace Program or Show ay isa sa mga information drive ng Ministry of Public Order and Safety para sa mga Bangsamoro dito sa ating area, sa Maguindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur at Special Geographic Areas para mag-advocacy ng kaligtasan at kapayapaan dito sa ating rehiyon. Maaari niyong mapanood ang mga episode ng Imposing Peace Program sa ating official Facebook page at YouTube channel. Kaya wag na wag po kayong magpapahuli to please like, share, and subscribe. Para mas makilala pa natin ang Ministry of Public Order and Safety o mas kilalang MPOS, mamaya po makakasama natin dito ang isa sa pinakamagaling, magiting, at mabait na membro ng Parliament ng Bangsamoro Government. Upang makipagtalastasan at makipagtalakayan sa usaping peace, public order, and safety. Yes, bago natin makikilala ang ating special guest para sa ating episode, panoorin muna natin ang promotional video ng Ministry of Public Order and Safety. Oh,
special guest natin para sa episode natin today ay isa sa mga haligi ng Bangsamoro Peace Process, isa sa mga hinahangaan ng mga kabataang Bangsamoro dito sa ating rehiyon. Siya ang minister ng Ministry of Public Order and Safety at isang parliament member ng Bangsamoro Transition Authority. Walang iba kung hindi si Honorable Minister Joseen P. Muñoz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and magandang araw po sa kanilang lahat, sa ating mga viewers. Okay, thank you so much. Magandang umaga din po, Honorable Joseen P. Muñoz. Mga ka-Peace viewers, alhamdulillah, it's very historic dahil sa unang episode, makakasama po natin ang Minister ng Ministry of Public Order and Safety para idulog, pag-usapan, isalaysay ang mga kwento, pagbabago para sa usaping public order and safety. Excited po kami na marinig at malaman yung mga kasagutan patungkol sa mga issue, concerns patungkol dito sa ating Bangsamoro region. Honorable Minister Joseen P. Muñoz, may question po kami. Bakit po ba mahalaga at importante na magkaroon ng mapayapa at maligtas na lugar dito sa ating rehiyon? Kailangan po natin ng kapayapaan sa ating rehiyon para po itong programa ng ating gobyerno, yung transition program ng government, magkaroon ng matiwasay at maayos na rehabilitation and development program ng ating gobyerno ng BARM. Tama, maraming salamat po, Minister. Tama nga naman na sa oras ng transition, mainam na mataas yung kooperasyon ng bawat sektor ng ating region. Honorable Minister, base po sa bagong nalagdaan na administrative code ng Bangsamoro, ano-ano po yung mga mandato na nakasulat dito na maaaring siyang ginagalawan ngayon ng Ministry of Public Order and Safety? Okay, thank you very much. Yung mandate ng Ministry of Public Order and Safety, number one, yung establishment ng coordination with local enforcement agencies tulad ng Armed Forces of the Philippines, the PNP, BGMP, the Coast Guard and other law enforcement agencies on the ground. And then we work for reconciliation and unification of our people. Ang pangatlo, yung mga policies natin para sa conflict resolution, yung mga redo natin sa lahat ng ating mga provinces, Basilan, Hulu Tawi-Tawi, and Maguindanao and Lanao. Yun yung mandate ng EMPOS. So ayun mga ka-Peace viewers, malinaw na nilinaw na ang ating minister yung mga mandatong inaprubahan base sa basa nilagdaang Bangsamoro administrative code. Yes po, Honorable Minister. Curious po ang ating mga kababayan. Ano-ano po ba yung mga programang isinasagawa ng MPUS dito sa ating rehiyon po? Okay. Number one, yung Safe BARM. Safe BARM na ginagawa natin para sa ating community, yung coordination conference, yearly conference with the sector agencies, security sector agencies. Every year yun, meron tayong conference. And then yung redo settlement, ginagawa natin sa lahat ng probinsya at saka sa ngayon po, 2021, we were able to solve 92 redo sa loob ng BARM. 92 yung na-solve natin. Then, yung peace building program natin. Peace building program, kasi kumikilos tayo dyan. Pangapat yung trabaho natin sa transitional justice and reconciliation, yun yung mga lima na programa natin. Okay, magandang nailahad ni Minister ang iba't ibang programa na iniimplementa ngayon ng Ministry of Public Order and Safety.
pinaka mainam dito yung nakita natin sa ating MPOS Facebook account, yung nasettle na rido, isa na dito minister yung nakita ko doon sa inyong official Facebook page na nasettle po yung rido sa Malabang for a long term. Ano po yung mga na-render nyo po na suporta doon sa nasettle po na rido? Alhamdulillah, together with the provincial government, nagkaroon tayo ng contribution doon sa solusyon ng problema na yon. Meron tayong contribution na kunting bagay doon. Alhamdulillah, it's a high profile rido na nasolve natin. Isa yun, inshallah. Honorable Minister, paano po ba makaka-access yung ating mga kababayan sa Bangsamoro region sa mga programa na isinasagawa po ng Minister of Public Order and Safety? Well, sa ngayon, palagay ko hindi problema yon. Alam nyo, we have the social media. Total, alam naman nila yung opisina natin. And secondly, mayroon tayong mga personnel sa ground. Community first office. Mayroon tayo dyan na-establish na mga coordinating office. Sa ngayon, na wala pa tayong provincial offices, mayroon tayong coordinating center on the ground. Kaya yun, pwede nilang ma-access yun. And or else they go to directly to our office so that they can have access sa opisina natin para po kaagad-agad mayroon tayong magagawang programa para sa kanila. Yun yun. Okay, malinaw naman po yung sagot ng ating Ministry of Public Order and Safety na pwede po tayong pumunta sa kanilang opisina na matatagpuan sa ORC Village. At the same time, pwede po tayong dumulog sa kanyang mga official at Facebook, official social media handles tulad po ng kanyang Facebook account at ng kanyang website. Na-mention din po ng ating Honorable Minister na meron po tayong mga sub-coordinating offices in the provinces of Lalo del Sur, Magilano, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi. So, Minister, ang huling katanungan ko po sa inyo ngayong araw ay dahil ngayon ay nasa loob tayo ng pandemya kung saan medyo malimit yung galaw, nabibigyan ng lumalabas yung iba't ibang klase ng public order and safety issues sa ating mga sa ating community. Minister, ano po yung maaari niyong mamungkahi patungkol sa kontribusyon or magiging ambag ng mga mamamayang Bangsamoro sa public order and safety? Well, alam po ninyo, itong peace and order, public order and safety and security ng ating gobyerno, this is everybody's concern. Nararapat po na magtulungan tayong lahat para magkaroon ng maayos at mapayapang gobyerno. And so this is our responsibility and obligation. Now, kinakailangan lahat tayo. Ika nga, ngayon, this is a post-conflict scenario para sa atin na Bangsamoro. Kailangan po tayong lahat magkaroon ng national discipline. It is very imperative and very important for a government like this, a new government that we must achieve national discipline. Then, meron tayong programa sa economy and everybody must contribute to the progress of our economy. Everybody is concerned. So there is a need for every constituent of the Bangsamoro to be very industrious and progressive so that we can contribute to the development of our vast economy. You express yourself as economy. May magkaroon tayo ng self-sufficiency. And then through the cooperations of 4 million Bangsamoro, palagay ko mayroon tayong magagawa. Ito ay nagagawa sa ibang bansa, nagagawa sa Vietnam during the post-conflict scenario. Sabi nga ni General Giap, he turned the army into a working force in Vietnam. And so, yung ginawa nila na mobilize ng leadership ng Vietnam, yung mga tao nila nagtatangin sila, they hit the ground on economic program today. Vietnam is exporting rice. Palagay ko tayo Bangsamoro, we have the will to do that. Given the chance, if we are united, solid, meron tayong cooperations, inshallah, we can contribute to the betterment of our government. Inshallah, ta'ala. Kailangan yung national discipline, industry, God guarantee, be a role model as Muslims. We are Muslims.
i-prohibit natin yung un-Islamic activities sa loob ng bar. Inshallah, mayroong patutunguhan at saka Allah Ta'ala tutulong sa atin dahil tayo naman na, nagpupumilit tayo, ha? Tulong tayo sa kapakanan ng Bang Zamoro. Sabi nga nung isang intellectual sa Amerika, which is also applicable to us, do not ask what the bar can do for you, but ask what you can do for the bar. See, every constituent of the Bang Zamoro shall contribute to the betterment of our government. Yun yun. Thank you very much. Marami pong salamat, Honorable Minister C.P. Muñoz, sa pagbabahagi ng mga information at mga wisdom na nagmula po sa ating leader. Kami po sa mga kabataan ng Bang Zamoro ay nagpapasalamat po dahil kumbaga kayo po yung isa sa mga naging inspirasyon at haligi ng peace process po na meron po tayo ngayon na tinatamasa. Pinatotohanan niyo po na tayo mga Bang Zamoro ay may kakayahan na mamuno at magsagawa ng mga programa para sa kakabuti ng ating rehiyon. Honorable Minister, bilang huling mensahe po para sa ating mga kababayan at mga tagapagsubaybay, ano po yung gusto niyo pong sabihin po sa kanila? Well, konti lang po yung sasabihin ko para sa lahat po. Ina-address ko po yung appeal ko, my appeal to our countrymen, to our constituent, sa halat lahat ng ating mga leaders, ating mga dato, sultans, the professionals, the politicians, malapit na po ang eleksyon. Malapit na po ang eleksyon. And so, eleksyon na naman, baka po pwede yung mga nasa politika lahat tayo, wala nang gagamit ng baril. Wala nang magdadala ng baril after all. Sa politika, Muslim versus Muslim eh. Ha? Sometimes, may relisyon sa kalaban mo, mga relatives mong kalaban mo. Sana wala ng isang batalyon na gwardiya, isang kampanya na gwardiya, magdadala ka pa ng importin na M23. It's not good for us Muslims. Sport lang sana sa eleksyon. Pag talo ka, talo ka. Huh? Oh. So, yung gamitan ng baril, wala na yun. You must have an honest, peaceful, and orderly election. Yung baril, wala na yun. But my emphasis is, yung paggamit ng armas during the pre-election and post-election, sana we do not use that. Huh? Tubay kapihanin, upama, if I may, speak in dialect in Maguindanaon, pagkapakay po sa timpo na election, dadan magumamit sa sinapang. Di din po titimaka Muro versus Muro. Ampun ka na po, please. May appeal, Maguindanao versus Maguindanao, Iranon, Maranao versus Maranao, Taosog magbubuno. Hana, wayroon na magbuno, eleksyon nini, sport na hadyan eleksyon. So that we can achieve something, at least I believe, mayroon tayong magagawa, mayroon na tayong political maturity. We have had enough experience, we have so many educated people. Sayang din daw itong pinagsikapan natin na revolusyon, ha? Islamic revolution, we have the revolution. Ngayon may resulta na para sa kabutihan lahat ng Bang Zamoro. So we have to contribute our share. Ako po, I am from Davao. Layo nung sa amin, Davao Oriental eh, malayo. But we are here to contribute our share in the formation of this government. Ito ay Bang Zamoro government para sa lahat, magtutulungan tayo so that we achieve peace in a not too distant future, and therefore, this is beneficial to all of us and to our generations to come. Nagpapasalamat tayo sa ating Presidente, kay Presidente Mayor Digong, sa suporta niya sa ating sa extension niya, sa BT Extension 2025, at saka sa Congress, sa Kongreso, sa leaders ng Kongreso, sa loob ng Congress, at saka sa Senate. Nagpapasalamat tayo. We understand mayroon pa rin bicameral conference yan eh. Maybe next week magkaroon ng bicameral conference. At least magandang balita yung para sa lahat ng Bang Zamoro. Yung mga bagay na hindi na-implement ng ating gobyerno nung nagdaang COVID, I think within 3 years, we can add more sa mga programa natin para po sa kapakanan ng constituent ng Bang Zamoro. Maraming salamat sa lahat. Wassalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Ang dami ko natutunan ngayong araw.
na-highlight ng ating Honorable Minister yung contribution ng ating mga kapwa Bangsamoro para ma-achieve yung long-lasting peace na gusto nating tamasin in the, this time and this present time and also in the future. Hindi na natin namalayan, oras na pala para bigyan din ng oras yung ating mga peace viewers. But before that, Honorable Minister, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pag-unlock sa aming invitasyon. Sana po sa mga susunod pang episode ay maging bahagi po kayo ng usapan namin, usapan natin patungkol sa pagpapalaganap at pagpapatuloy ng seguridad at kapayapaan sa ating Bangsamoro, sa ating region. And also, dahil oras na para sa ating mga peace viewers, meron tayong mga na-prepare na katanungan, tama ba, Ms. Manal? Yung mga na-prepare nating questions na po pwede niyong sagutin at dahil may mga naka-prepare po tayong papremyo sa bawat tanong na pwede niyong masagot. Okay, mga peace viewers, maraming pong salamat sa ating Honorable Minister Hussein P. Muñoz sa pagbibigay ng oras at kaalaman at impormasyon patungkol po sa Ministry of Public Order and Safety, BARM. Talaga namang nakakamangha ang mga aktibidades ng Ministry of Public Order and Safety. Siyang tunay at grabe, super exciting. Yes, Ms. Manal, pero dahil nakapanibagong programa, gagawin pa nating mas lalong exciting dahil ang ating mga peace viewers at home, maaari po kayong manalo sa ating mga hinandang papremyo dahil dito sa programang ito, may hinanda po tayong peace palaro sa ating mga viewers na maaaring nasa kanilang mga tahanan. Mamaya po mag-abang na sa mechanics ang ating game. Para po malaman natin, Ms. Manal, kung may natutunan ba ang ating mga peace viewers at home, meron tayong paunang tanong na pwede nilang sagutin at i-comment ang inyong sagot sa comment section below. Ang unang makakabigay ng tamang sagot ay maaaring manalo ng ating hinandang premyo. So ang unang tanong po natin ay, ano ang ibig sabihin ng MPOS? Kaya huwag kang magpapahuli, type your answer na. Ang dami kong natutunan at super saya ko at nakasama natin si Honorable Minister Hussein P. Muñoz para sa ating episode ngayong araw. Kaya naman mga peace viewers, abangan niyo po kami sa susunod na episode ng Imposing Peace. Para po sa ating announcement of winners, abangan lang po ang resulta sa ating Facebook official page ng Ministry of Public Order and Safety. Laging tandaan na kayang-kaya nating makamit ang mapayapa at ligtas na komunidad dahil peace is within us. Yes, pero bago po natin tapusin ang programang ito, a friendly reminder from Ministry of Public Order and Safety to please always wear your face mask and face shield at lagi po tayong sumunod sa anumang rules and regulations na tinatalaga ng ating IATF dahil ngayon papataas na naman po ang kaso ng ating COVID. Muli, sama-sama po nating panoorin ang susunod na episode ng programa ng Ministry of Public Order and Safety. Ito ang Imposing Peace!